kabila ng masamang panahon, dinagsa pa rin ang ng mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Thanksgiving concert para sa punong ehekutibo. Ang ilan sa mga highlights niyan ay silipin natin sa report ni Mela Desmora. Sana'y mag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Napuno ng kantahan, inspirasyon at pagbabaligtanaw sa nakalipas na 6 na taon ang Salamat PRRD Thanksgiving event sa Quirino Grandstand sa Maynila kahapon. Iba't ibang personalidad ang nagtanghal at umulan man o umaraw, hindi nagpatinag ang mga kababayan nating nakilahok dito. Siyempre, hindi naman pinalampas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikiisa sa aktibidad at kasama rin ng dumalo rito ang common law wife na si Hanilet Avancenia. Ang Salamat PRRD event ay binuo ng mga taga-suporta ng presidente bilang pagkilala sa kanyang naging buong pusong pagsiservisyo. Mula sa paghahatid ng iba't ibang tulong, paglaban sa mga krimen at ilegal na droga, hanggang sa paghahatid ng mga proyektong nakapagbigay ng ginhawa sa mga Pilipino tulad ng Build Program. Sa talumpati ng presidente kagabi na maituturing na pinakamaikli pero pinakatagos sa puso, isa lang ang naging mensahe niya sa publiko ilang araw bago ang pagtatapos ng kanyang termino. Sa sambayang Pilipino, maraming maramang salamat sa inyo. Sa isang punto ng programa, malugod pang sinamahang umawit ng Pangulo ang mga medical frontliners na nagtanghal sa event. Nasundan pa yan ang pag-awit niya sa isa sa mga paborito niyang kanta. Naman dito si Avancenia at emosyonal na hinagkan ang presidente. Masayang-masaya rin sa programa ang mga taga-suporta ng Pangulo, tulad na lamang ni Mang Lope na hindi biro ang nilakbay makapunta lang sa pagtitipon. Ako po ay galing pa ng Bagabag de Babiskaya, lumuhos ng Maynila para manood ng farewell address ni Pangulong Duterte. Bukod naman sa mga ordinaryong mamamayan, nasa programa rin kahapon ang matataas na opisyal ng Administrasyong Duterte. Talagang napaka-swerte ng bansang Pilipinas sa pinakita mong liderato ngayong 6 na taon na to. Pero syempre, kailangan mo nang magpahinga. You deserve it so much, Mr. President. Hindi ko po kayo malilimutan. At kayo po talaga ang isa sa pinakamagaling na presidente na nalaman ko po sa ating bansa. Without your support, we would not have been able to achieve half of what we did. So thank you again, and please, the country owes you a big applause. Naroon din si PTV General Manager Kat De Castro na iginiit na karangalan niya ang makapaglingkod sa isang tulad ni PRRD. Kasi talagang he was a really good president. Marami siyang pagmamalasakit sa mga tao. Kaya talagang mamimiss namin siya. Maging ang kapatid naman ni incoming President Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos na kisa rin sa programa. Naroon din si incoming Press Secretary Trixie Cruz Angeles na taga-suporta rin ng outgoing administration. Hindi man kami personal ang magkakilala, siya yung presidente yung unang-unang para sa akin nag-deserve ng matawag ng mahal na Pangulo. Kasi mahal talaga siya ng taong bayan kasi on his part, siya din naman, inisip niya parati ang taong bayan. Sa mga susunod na araw, inaasang susulitin ni Pangulong Duterte ang panahon at patuloy pa rin siyang magseserbisyo para sa ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Bayan.